بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. At bilang panghuli po sa serye ng ating mga tinalakay o tatalakayin mula sa mga aralin sa Ramadan, ang 30 aralin na ito ay ilalaan natin sa pamagat, o di kaya ang title po nito ay yung pag-aayuno ng 6 sa buwan ng Syawal. Alam naman po natin na gaya ng ating nasabi kanina, o yung ating mga nagdaang mga nasabi sa mga aralin, na hindi natatapos ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan lamang. Bagkos meron pang mga sunnah na ibinigay na batas si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Although hindi ito iniobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala, pero ito ay kanais-nais na gawin natin. Kaya naman, pagkatapos ng buwan ng Ramadan, kung ang isang tao meron siyang halimbawa utang sa buwan ng Ramadan na hindi siya nakapag-fasting dito dahil halimbawa siya ay nagkasakit ng sakit na kinakailangan niya mag-break ng kanyang fasting, o siya ay nakapagsagawa ng paglalakbay, hindi siya nag-fasting sapagkat siya ay naglalakbay, bago po niya isagawa itong sinasabi nating pag-fasting ng 6 sa buwan ng Syawal, kinakailangan po niyang bayaran ang kanyang mga nagawang utang. Ayon na rin po sa mga pinakatumpak na opinion ng ating mga scholars. Sapagkat ang sabi nila, hindi maaaring magsasagawa ka ng mga voluntaryong pagfa-fasting samantalang meron ka pa sa inyong balikat na utang mula sa mga obligadong pagfa-fasting. So magfa-fasting ka muna para kabayaran o bilang kabayaran doon sa iyong isinagawang utang. Pagkatapos mong mapunuan yon, siguro wala naman siguro sa ating magsasagawa siya ng utang sa buong buwan ng Ramadan. Buong buwan ng Ramadan ay kanyang utangin. Siguro kung maglakbay ka 2 araw, 3 araw. Pag bumalik ka, ay mag-fasting ka, pero yung utang mo, babayaran mo yon. Samantalang ang mga babae naman, kapag sila ay may buwan ng dalaw, maximum siguro 6 araw hanggang 7 araw kung talagang ang kanilang ano ay buwan ng dalaw ay mahaba. So ito ay isang batas mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, of course mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na in-encourage niya tayo pagkatapos natin mag-fasting sa buwan ng Ramadan ay mag-fasting tayo sa buwan ng Syawal ng 6 araw. Ano pong ibig sabihin nito? Sa isang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, man sama Ramadan, sabi niya, kung sino man ang mag-fasting sa buwan ng Ramadan, thumma atba'ahu sittam min Syawal, kana kasiyamud dahar, aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sino man ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan at sundan niya ito, yung kanyang pag-aayuno, ng 6 araw sa buwan ng Syawal, ay para siyang nag-ayuno kana kasiyamud dahar, para siyang nag-ayun ng 1 taon. Subhanallah. Ito ay isang pagpapala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na magpa-fasting ka lang ng 6 araw sa buwan ng Syawal, eh makakamit mo na ang gantimpala na para ka pang nakapagsagawa ng fasting na 1 taon. Kaya naman, mahalagang mahalaga na malaman natin. Ang tanong is, maaari ba tayong mag-fasting? Halimbawa, of course, ang hindi ipinagbabawal na mag-fasting tayo sa araw mismo ng Eid, hanggang sa 3, ang Eid, ang mismong pinagbabawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi po pwede mag-fasting dyan, sapagkat yan ay araw ng pagsasayang ng mga Muslim, tapos magpa-fasting ka, hindi. Pagkatapos nun, pagkatapos na 3 araw, kasi ang Eid, 3 araw, magsagawa ka, alam, gusto mo naman, ay sunod-sunurin mo. Makapag-fasting ka ng unang pagkakataon, sa unang linggo. Pagkatapos nun, sundan mo ulit. Araw-araw, hanggang sa maka-anim ka, ipinapahintulot po ito. O hindi kaya, gusto mo, every other day, mag-fasting ka ng every other day, hanggang sa makakompleto ka ng 6 araw, wala pong problema doon. O hindi kaya, magpa-fasting ka ngayon ng 2, sa susunod naman na linggo, 2, sa susunod naman na linggo. Ang importante at mahalaga rito, na makumpleto mo ang 6 araw bago pa dumating yung panibagong buwan ng
after ng buwan ng Shawwal, yung Dhulqa'dah na tinatawag. Of course, ang tawag ang Shawwal ay ang ika-sampung buwan sa buwan ng kalendaryo ng sa kalendaryo ng mga Muslim. At ang pangalan nito ay Shawwal dahil ito po ay ito yung pangalan mismo ng buwan na magsasagawa tayo ng fasting dito. Kaya naman ang encouragement po natin sa ating mga giliw na mga kapatid na sumusubaybay po nitong ating talakayin o di kaya pag-aaral na ating isinasagawa na huwag po nating balagpasin ang pagkakataon. Si Imam An-Nawawi, sinabi po niya na kaya naman ibinilang o di kaya kinuwenta ni Allah, parang isang taon ang iyong ginawang pagfa-fasting sapagkat sabi niya, yung buwan ng Ramadan kasi is napakaraming dinodoble ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ano diyan eh. Ang kabutihan na ibinibigay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang isang hasana bi asharati amthaliha, sabi ni Imam Nawawi. Ang isang kabutihan ay times 10 eh, ang kanyang ginagawang kabutihan ay times 10 'yon. At ang pinakamabigat diyan na sa buwan ng Ramadan is hindi natin alam kung ano yung ibibigay sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabihin, kung gaano karami at gaano kabigat at gaano ka sabihin, paano niya ibibigay sa atin yung reward na gusto niya ibigay sa atin. Of course, si Allah Subhanahu wa Ta'ala hindi siya nagdadamot sa kanyang mga alipin. 'Di ba sa ating mga naunang talakayin ay natalakay natin na ang fasting ay para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahat ng gawain ng anak ni Adan ay para sa kanya maliban lamang sa fasting. Kaya naman si Allah Subhanahu wa Ta'ala mismo ang nagbibigay ng reward dito sa pagsasagawa ng pag-aayuno. Sapagkat ang nakakaalam sa isang taong nag-aayuno ay ang kanyang sarili at ang kanyang Panginoon. Siyempre, yung unang-unang kanyang Panginoon lamang. Hindi naman concern ng ibang taong nakapaligid siya kung fasting ka man o hindi at kung pumasok ka man sa bahay mo, wala namang nakakaalam kung ikaw iinom at kakakain ng pagkain. Kundi si Allah Subhanahu wa Ta'ala nakakaalam at ang sarili mo mismo sa sarili mo na ikaw ay magkaroon ng takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at tugunan mo yung panawagan na mag-fasting ka sa buwan ng Ramadan. At bilang pang huli na rin mga kapatid at mga minamahal naming mga taga-subaybay, tagapanood nitong aming lecture na ito, mga aralin sa buwan ng Ramadan, kami po ay nagpapasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagbibigay niya sa amin ng pagkakataong mailahad sa inyo ang mga bagay na ito. At naway, tanggapin po ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang munti naming pagsisikap na ito. At naway, kung ano man po ang aming mga nasabing mga pagkakamali, tunay na yan ay galing sa aking sarili at galing sa Satanas. At siya po ang nag-udyok niya na magkamali tayo. At kung ano man po ang mga napakinabangan ninyo at ano man po ang natutunan ninyo, ay pinagpapasalamat po at pasalamatan po natin si Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat yan ay galing lahat sa Kanya. So maraming salamat pong muli at hanggang sa susunod po nating mga aralin kung sa mga susunod po nating talakayin insya Allah Subhanahu wa Ta'ala wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.